sa mga epi friends, gumagawa po ng bahay yung ibon dito sa may taas ng ano ng camera. Actually ano po ito eh, parang kumbaga sa kanya CCTV camera po yan eh. Yan po siya unang hindi po pala una, gumawa po ulit siya ng ano ng bahay dyan. Actually po yung unang ginawa po ng bahay ng mga ibon dito po, pakikita ko po sa inyo. Ayan, dyan po yung una niya ginawa, gumawa ng bahay yung mga ibon. Tapos po merong isang nilalang na malitang puso, sinira po. Kaya alam niyo po, awang-awa po ako doon sa ibon kasi kaya po gumagawa ng pugat yung ibon kasi mangingitlog na yung babaeng ibon, nanganak na siya, so kailangan gumawa ng bahay. So pasensya na po kayo, maingay, maraming sasakan dumaraan. Tapos po ito gumawa po ng bagong pugat yung mag-asawang ibon. Ayan po oh, doon po sa taas po ng camera. Alam niyo po, napakatagal kong gawin po niyan. Naabot po ng 3 to 4 days. Ayan o, diyan sila gumawa ng bagong pugad. So sana, huwag siyang gigibain. Kasi kawawa naman po yung ibon. Kasi manganak na eh. Ayan o, hindi naman sila nakakasagabal eh. So, yan po. Share ko lang. Wala yung ibon eh. Dali lang po, may dadaang koto, baka malagi lumpit ko ang aking balaka. So yan po, ito na po pinaka yan na po, naka zoom na po talaga ng todo yan eh. Wala yung ibon eh, naghahakot sila ng lupa o ng putik. Alam nyo po kung makikita lang po natin talaga ng malapit, ang ganda po ng pagkakagawa ng ano ng pugad. So mga ilang araw na lang po mamanak na po yung ibon. At kung nanganak yung ibon, pakikita po natin. Pibidyoan ko po. Okay. So, hanggang dito lang po muna. Wala pang ibon. Naghahanap pa ng putik. At saka po, nangangawit na yung kinikini ko. Okay. Sige po. Maraming salamat sa mga nanood. Yan po ang pugad ng ibon dito sa Japan. Pugad dun sa taas ng camera. Sa taas ng CCTV. Okay. Thank you for watching.